Good araw po. Ang topic natin today is upgrading of existing steel column. Kunyari, yung bahay ninyo, meron kayong nilagay na bagong load sa roof deck. Palagay na natin, tangke ng tubig. So, nagdududa na tayo, baka hindi niya kayanin ano, yung nilagay natin, tangke ng tubig. Kailangan nating investigate yung column natin. Kung ano yung pinakamalapit na sumusuporta doon sa inilagay nating load. Ito yung example na pakikita ko sa inyo. Meron tayo rito na cross-section ng steel. Given ano, yung properties ng bakal na investigate natin. And then ito yung mechanical properties niya. Yung yield strength ng bakal. IX, RX, tsaka yung section modulus. Ang unang step na gagawin natin, kung ano yung capacity nito. Kung ano yung capacity niya. Huwag niyo munang intindihin yung bending. Aksya lang muna tayo. Kunin natin yung formula na to. Fa equals P over A. Yung P, yan yung concentrated load na dala ng section, ng poste. Yung A, ito yung cross-sectional area. Kaya tinabulate natin dito para pipikapin natin mamaya sa design. And then yung Fa, yung allowable stress. So Fa, di pa natin alam. I-check natin yung slenderness. Palaging ganito, pag compression, kailangan natin na dumaan dito sa relation na L over R or KL over R or pin connection ang ginagamit natin dyan. Pin sa bottom, sa support, sa pedestal, pin na rin dun sa taas. Ang ginagamit nating value ng K is 1. Kung ang height ng poste natin is 4 meters, kagaya nitong ginawa ko, no? Substitute natin, ano, gamitin natin itong formula na to sa pag-check ng slenderness. Makuha natin yung value na 45.9. Ito yung KL over R. I-check natin doon sa steel manual. May formula ron ang ASEC. So equals 45.9. Yung value na yan, hahanapin natin yung value ng FA, corresponding FA, para ma-substitute natin dito sa formula, yung sinasabi ko. So pakita ko sa inyo yung manual. Ito kung nakita nyo, no? Sabi dito, 45, yan yung value ng KL over R, kinumpit natin. Recommended FA or allowable stress is 129.39. Kinuha ko na lang yung 129, ni-round off ko na. Noong makuha natin yung 129, pwede natin pass doon. At saka yung A, yung cross-sectional area, makukuha natin yung P. Ang sabi niya rito, ang value is 512 kilonewton. Ito yung kaya niyang dalahin. 512 kilonewton. Yan ang kaya niyang dalahin ng section na ini-investigate natin. Magawa tayo ng maiksing analysis para dun sa mga curious. Ano po? Ito yung load na dalahan ng poste. Ito yung ini-investigate natin, pinula natin. Kunyari, ito yung framing system ng bahay natin, roof deck na yan. One story lang, pero concrete yung bubong. Ito yung ultimate load na dadalahin itong poste na bakal. Yung original size niya, ito yung original load, yung P original, nag-araw ka ng extra. Yung sinasabi ko nga na tangke ng tubig, gagalay tayo sa ibabaw. Kailangan natin makuha yung bagong load. Kung ang nangyari, lumabas, itong bagong load natin, or yung P ultimate, is mas malaki, or greater load. Sa nakita natin kanina, yung 512 kilonewton, dapat natin i-upgrade yung steel section. Ang pag-upgrade, meron tayong maraming option. Isa sa mga simpleng option, lalagyan natin siya ng concrete. Ika-cast natin siya ng konkreto. Sabi ko rito, option, cast with reinforced concrete. Babalutan natin siya ng concrete. Kaya magiging composite member na yung steel. Sabi ko rito, number one, ano, figure proposed size. Hindi pa natin alam gaano ba kalaki yung pambabalot natin ng concrete. So kung titignan ninyo itong section, naglagay tayo ng proposed dimension. Ayan. Itong pula, yan yung steel natin, binalot natin siya ng concrete. Meron tayong dimension A and B. No? Palagay natin, hindi siya square. Babagayan natin yung configuration ng steel. Naging rectangular yung concrete natin. Column. Pero ang sabi ko rito, basahin nyo to, sabi ko, main clear cover should not be less than 50 millimeter. Meron tayong i-maintain na cover sa paligid. Sa paligid ng rebars. Kasi meron tayo dyan na ties at saka yung main reinforcement na ilalagay natin doon sa bakal. Kailangan natin. Magiging reinforced concrete na siya. At saka yung cover sa pagitan nito, steel section.
ito yung analysis. Meron tayong A, dimension, ano? A at saka B. A equals 1, 3, 4. Saan ang galing 1, 3, 4? Yung size kanina, kung na-recall ninyo, no? Yung dimension ng steel column is 1, 3, 4 by 2, 1, 0. Lalagyan natin siya ng cover. So, yung makikita ninyo rito, plus 2 by 16. Ano yung 16? In-assume ko, nagkaroon siya ng 16mm na bakal, vertical ba? Sa ngayon, 16mm lang muna gagamitin natin. Plus yung 2, diameter 12. Ano yun? Yung ties, yung nakapaikot sa kanya. Plus 2 times 50, yung cover, yung paikot. Ang hinihingi niya dimension sa A is 290mm. Nasa sa inyo, gusto ninyong i-round up sa 300. Ito yung minimum requirements for now. And then yung B, 210 plus the same approach. Ang lumalabas na dimension is 366mm. Again, kung gusto ninyong i-round up siya into a much higher size, gawin yung 370 nasa sa inyo. So, 290 by 366. Yun ang URI na lumalabas. Gross concrete area. Kailangan nating makuha yung concrete area ng ating bagong size ng poste. Lumabas is 106,140 square millimeters. 290 by 366. Ito yung answer. 106,140 square millimeters. Net concrete area, kailangan natin alisin cross-sectional area ng steel. Aalisin natin yon. Ang lumabas is 102,166 square millimeters. Bakit natin tinanggal? Kasi gusto natin malaman kung ilang reinforcing bars ang ilalagay natin sa loob. Kailangan natin malaman yon. So, ang sabi niya rito, 102,166 square millimeters. Minimum required. Ito, no? Minimum required rebars AS equals 2% of net area, which is 102,166 multiplied by 2%, that gives us 2,043 square millimeters. Ito yung requirement ng vertical reinforcement. Kung gagamit ka ng 16 millimeter, kailangan mo 10 piraso vertical reinforcement, ano? Vertical bar. But kung medyo tagilid ka dahil nagsiksikan yung bakal, pwede kang gumamit ng mas malaking size ng bakal. Instead of 16, gamitan mo ng 20, ng 20mm. So, kailangan mo lang ng 8 pieces. Ipapasok natin dito. I-distribute natin. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, calculate natin yung resistance sa axial ng concrete. And then, dadagdag natin yung resistance ng bakal wide plans. Pagsasamahin natin para makuha natin yung total axial load ng composite member. Tuloy natin. Axial resistance ng concrete, PO equals 0.85 F prime C area net plus FY area steel. Yung area net, yung net area ng concrete plus yung area ng steel, multiply natin ang yield strength. Nilagay ko rito sa tabi, no, yung specification, gagamitin natin na concrete strength 21 MPa. Yung FY, yung regular 276 MPa. Then meron tayo rito na reduction factor for tide column, which is 0.65. Apply natin dito. Area net equals 102,166 minus 2,512. Ano tong 2,512? Ito yung cross-sectional area nung ating rebars. Ang total niya is 99,654 square millimeters. PO equals 2,472 kilonewton. Diniretso ko na. Sinubstitute natin yung value nito dito sa area net at saka yung FY at yung 2,512. Ginamit natin dito, nakuha natin yung PO. Ito na yun, ano? 2,472 kilonewton. But sabi ng ACI, kailangan nating mag-apply ng reduction. PU equals, magiging 1,365 kilonewton yung resistance ng concrete, yung reinforced concrete. 1,365 kilonewton, reinforced concrete alone. Hindi pa kasama yung resistance o yung strength ng bakal, ng wide plan sa loob. So, number 2, sabi ko rito, combined composite axial resistance. Combined. Sama na natin yung resistance ng wide plans. PCOM equals 1,365. Ito, no? 1,365 plus 512 kilonewton.
yung resistance ng wide plunge. Total is 1,877 kilonewton. Ito yung total resistance sa axial. Pangatlo, ano, check actual P against P combined. Since ito na yung P combined, the revised size ng poste, in-upgrade natin siya, ito na yung resistance niya, previously 512 lang. Nung i-cast natin ang concrete, naging 1,877 kilonewton. Ang sinasabi ko rito sa number 3 is check actual P. Kasi kung babalikan nyo yung analysis natin kanina, naglagay tayo, may extra load tayo, gawa nung nilagay natin, sabi natin, water tank, for example, ano, i-check natin kung yung additional load is kakayanin nung ating new size, nung ating combined size, nung composite column na ginawa natin. Kung kaya niya, dahil sa lumaki na siya, dati 512 nga, ngayon naging 1877. Combine lang natin. So, pakikita natin sa inyo yung detail. Ito na yung detail, ano? Cross-section. Ang in-adapt ko is 370, round up ko, 370 by 290 yung dimension nung concrete. Kung titignan nyo rito, ito yung profile. Yung nakita nyo na to, yun yung black, ito na yung bagong concrete natin. For example, existing nga siya, no? Reinforce natin, ito kunyari sa loob yung steel column, yung dati. Tapos steel beam, sinasaloy niya yung steel beam. Ito na yung roof deck, yung itaas. So gagawin lang natin, magpo-provide tayo ng, sabi ko nito, una-una, no? Epoxy pressure, pressurized grout 20 mm. Kasi hindi natin ma-maintain na mabuhusan siya ng concrete. Let's say, nag-stop tayo rito. Lagyan natin siya ng balot, lalagyan natin siya ng formworks, pa-injecta natin ng epoxy grout, yung ilalim ng beam, ng existing steel beam, at saka itong binuhos nating concrete. Para salun-salun niya, masikip yung casting ng concrete at saka nung pagsalun niya sa ilalim ng bakal. Para maging effective yung pagdala niya doon sa bigat. Ngayon, may nakita kayo rito sa kanan, sinabi ko rito, dowels for bonding between steel section and concrete. Kung ito nga yung steel beam sa loob, nasa loob na siya, no, ng concrete, maglagay kayo ng dowels. Pwede niyong gamitin yung mga pinagputulan na bakal, yung 12mm. I-welding ninyo dun sa plans ng steel section, randomly. I-welding ninyo, let's say, yung mga 12mm, pinagputulan nun, mga 2 inches sa haba, i-welding ninyo dun sa plans para magkaroon siya ng bonding dun sa konkreto. Sa kabila, ganun din, lalagyan natin yung dalawang side. Yan, ang spacing nito, mga 400 millimeters. Not more than 400 millimeters. And then, dito sa baba, makita ninyo, no, ito yung previous sa base plate. Naglagay tayo rito, nag-cast tayo ng bagong pedestal. Sabi ko rito, new and large concrete pedestal. Papunta na doon sa existing foundation na ginawa natin. Meron na tayong existing foundation. Nag-cast lang tayo ng mas malaking pedestal na nagdadala doon sa steel column. Ngayon, ang dinadala niya, steel column at saka yung concrete column dahil naging composite structure na siya. So, yun po. Sana nakatulong yung ating advice para doon sa mga gustong mag-upgrade ng steel section or steel column. Ganito yung pinaka-practical at pinaka-mabilis sa gawin. Ang pag-investigate, check muna natin yung resistance ng existing steel column. And then, para malaman natin kung gaano kalaki yung ilalagay natin na concrete, i-check natin yung mga covering. Yung pong pinakita natin kanina. And then, finally, i-check natin yung resistance ng concrete. I-combine natin yung resistance ng steel, yung existing. Makukuha natin yung total. And then, pag nakuha natin yung total combined resistance axial load ng composite column, i-check natin dun sa added load na ilagay natin dun sa roof deck. Salamat po! Like and share na lang kung nagustuhan ninyo yung ating topic at kita tayo uli sa susunod. God bless.